Good day sa inyong lahat mga sir, mga guys. So ngayon ay Easter Sunday. Ngayong araw na to, naisipan kong i-vlog itong aking Aerox. Ipapakita ko yung mga accessories na nilagay ko dito at yung review ko sa kanila kung approve ba or pangit yung mga accessories na yun. Tapos sasabihin ko din kung magkano yung mga price nila at kung magkano inabot lahat-lahat ng mga na-install ko dito sa aking Aerox. So itong Aerox ko ay 2020 model Aerox version 1. So yung original na kulay niya black, pero yung sticker niya is red, yung Black Raven. Kakatapos ko lang siyang linisan. Yan, nakita niyo naman dun sa unang video. So yung una kong binili na accessories dito sa aking Aerox ay mga gold bolts. Actually gold bolts sila dati, pero binakbak ko na sila, naging white gold na sila. Bumila ko ng mga body bolts, white gold bolts. Yan. Pati dito sa may crankcase, yan, naka white bolts na. So yung mga body bolts, yan. Sir. So yun, ito yung mga una kong binili na accessories. Yan. Naka white bolts na siya halos. Siya. Ayan. White gold na bacho. Review ko sa mga white golds. Ayan, maganda, malinis tignan. So hindi sila nangangalawang. So lagi silang kumikintab, mga guys. So para sa akin, approve sila. So yung brand na nabili ko dito, yung mga white gold ko ay Heng brand. Alam ko ano, di na masyadong uso yung mga Heng na bolts kasi nauso na yung mga CNC bolts ngayon eh, mas maganda. O yan, yung price nila siguro lahat-lahat ay umabot siya ng 3,500 to 4,000 para sa mga Heng bolts. Next kong in-install dito sa aking Aerox ay decals, kasi marami siyang kamukha. Naghanap ako sa Shopee at nakakita ko ng decals na pang Aerox version 1 Thailand. Yan yung design nila, may green na stripes. So hanggang ngayon makintab pa sila, hindi sila nagpipaid kasi original sila na Yamaha OEM na sticker. Ayan mga guys. So hindi pa sila nangungupas. Ayan. Ayan sila mga guys. So okay. Okay pa rin sila. Hindi sila nababakbak. So yung review ko sa mga stickers ay approved din mga sir. Basta OEM na decals or sticker, talagang matibay sila. Yung price nila, nabili ko sila sa Shopee sa halagang 1,000 pesos. Tapos ako na lang naglagay, kaya nakalibre tayo ng labor. Halos sa mga parts na nilalagay ko dito sa aking Aerox, ay ako naglalagay. So nakakatipid ako sa labor, mga guys. So next kong binili ay yung front shock. Yung baso, mga guys. So ito. Nagpalit ako ng baso na Racing. TTGR yung brand. So nung nabili ko to, meron na siyang kasamang oil seal. Ano lang, nilipat ko lang yung stock na baso at nilagay ko tong TTGR na fork. So ito yung sa kabila. Ayan. Sa design, maganda naman siya, mga guys. Tapos nasa yung pagtotono kasi ng shock, nasa inyo naman kung paano siya itono, kung malambot or matigas. Sa akin, parang stock lang din yung play niya. Hindi siya ganun katigas, di rin ganun kalambot. So yung price nito, nabili ko sa Shopee din, ay 2,200 pesos. Hanggang ngayon, okay pa rin, wala pa rin tagas. So matibay naman yung oil seal na nakalagay, guys. So sa akin, recommended ko din siya, approved din siya, matibay naman. Matagal na siya sa akin, parang 2 years na din. Hindi pa siya nasisira. So yan, okay din to mga guys. Next kong binili dito sa aking Aerox, ayan,
Ay, yung mags. So, bumili ako ng RCB. 6 spokes na mags. Yan mga guys, RCB. Dito sa likod, RCB. Yan. Yung review ko dito, alam naman natin na quality din yung Racing Boy or RCB na brand. So, maganda din yung approved din sa akin to, mga guys. So, matibay din. Maganda. Ayan, hindi pa nababaka pa yung pintura. So, kaya nabili ko siya sa halagang 5,500 pesos. Ayan. So, okay din yung RCB na 6 spokes. Tapos, yung palang gulong ko, yung size niya is 110/110/80. So ito yung aking front wheel dati, front na gulong, mga guys. Nilipat ko siya sa likod kasi nilo-lowered ko tong Aerox ko. So yan, makikita nyo, 110/80. Tapos yung sa harap, bumili akong bagong gulong. So ito yung bagong gulong na binili ko. Yung brand niya, Maxxis Green Devil. Yan. So, yung size nito ay 90/80. So yung size ng front wheel ko, mga guys, ay 90/80. Yan. Green Devil. Yan. 90/80, mga guys. Yung review ko dito sa Maxxis na gulong ay approved din sa akin, mga guys. Quality din. Makapit din siya, mga guys. Yung Maxxis, nabili ko siya sa halagang 1,800. So, naisipan ko next kung ano, rear disc brake na, mga guys. Kasi mahina yung preno sa likuran ng Aerox talaga, eh. Mahina. So, naisipan ko nang mag-convert ng rear disc brake. So, ayan. Ito yung aking conversion ng rear disc brake. So, meron akong video dito kung paano ko siya nilagay. Yan. Ilalagay ko nalang yung link sa description. So, ayan siya, mga guys. So, yung brand na rear disc brake na nabili ko, mga sir, ay Akusato na brand. So, nabili ko siya sa halagang 4,850. Meron siyang kasamang caliper, itong hose, at saka isang brake master. Meron na din siyang kasamang disc, mga sir, siya yung mga tornilyo na gagamitin. Kompleto yung mga gagamitin yung mga parts. So, ayan. Pero, dun sa conversion ko, hindi ko ginamit yung kanyang caliper kasi tumatagas, pangit yung quality niya. So, naganap ako ng caliper ng pang Mios 40. Front caliper ng Mios 40 to, mga guys. Dahil original na pang Mios 40, so maganda yung kanyang performance tsaka matibay sa stock. Hindi rin mahirap palitan yung brake pads kasi pang sporty na caliper. So lahat ng maraming available na parts na brake pads para sa Mios 40. Madali nating palitan yung brake pads kapag napudpud sila, mga guys. Ayan, dito sa RCB ko siya nilagay. So binutasan, nagbutas ako dito sa RCB, yan, para may lagay yung display. So ayan. So wala siyang sabit, mga guys. Yan. Okay na okay siya. Yung review ko dito, basta gumamit kayo ng branded na caliper, mga guys. Tatagal yung tsaka malakas yung lalakas yung preno nyo. So tsaka tatagal yung in-install yung rear disc brake, basta quality yung brake caliper tsaka yung disc plate tsaka yung hose, siyempre, mga sir. So ito pa naman, kasama dun sa kit, okay pa naman siya, hindi pa naman siya nasisira. So ayan siya, mga guys. Tapos hindi ko rin ginamit yung kanyang brake master. Bumili ako ng bagong brake master. So ito yung binili ko, E-series na RCB. Ayan, mga guys. Ayan siya.
Dito, review ko naman dito sa RCB na Brake Master. Okay siya, mga guys. Maganda din. Quality din. Tsaka maganda yung performance niya. Ayan. So, nabili ko to sa halagang 1,000 pesos. Siyempre, kung pinalitan ko dito, dapat pares din dito sa left side. Eh, sa right side. So, nagpalit din ako dito sa front Brake Master, mga sir. Racing Boy na din para pares sila. Ayan. So, 1,000 pesos din to. So, yung dalawa, 2,000 pesos. Ayan sila. Maganda. Maganda yung malinis silang tignan, mga guys. Ayan. So, ano pa ba? Yun. Yun lang yung mga na-install ko na dito sa aking Aerox. Simple lang yung kanyang setup. Minimalist lang. So, clean. Clean setup lang siya. Na naka semi-lowered. So, dati nagpalit din ako ng rear shock na 280 yung kanyang taas. Kaso, yung brand niya, Empower. So, hindi siya tumagal, mga guys. Tumagas siya. Siguro nasa 1.5 years lang tumagas na. So, yun. Hindi ko siya recommended yung Empower na rear shock. Mamaya pakita ko, sir, yung isura niya. So, nagbalik ako dito sa stock kasi maganda yung play. And mas hindi siya matagtag. So, nag-iipon pa para sa branded na shock kagaya ng YSS, yung 270mm siguro. Someday, mag-iipon muna. Pero tignan natin, mga guys. So, dito okay naman ako dito sa stock. Manis din siya tignan. Yeah. Sa pipe naman, yan, bumili din ako dati ng exhaust pipe. Pero hindi ko din siya gusto, mga guys, kasi sungaw siya. Pero meron akong binili din na big elbow na acrophobic. So, yung big elbow na acrophobic, maganda yung performance. Kaso maingay siya, mga guys. So, takaw huli. Kaya break sa stock ako, mga guys. Tapos kinumbert ko din yung aking acrophobic. Nilagyan ko siya ng exhaust na canister. So, ito siya, mga guys. So, nakatanggal siya ngayon. Yan. So, ito yung aking big elbow na acrophobic na elbow. Ayan. Tapos yung kanyang canister ay Yoshimura. Pero excess to, mga sir. Ayan siya. Hindi lang siya nakalagay ngayon. So, naka-stock pipe lang ngayon. So, okay din to. Dumudulo to, mga guys. Ayan, na-testing ko siya. Meron akong video dito. Kinumpare ko siya sa stock. So, ayan. So, itong canister nito nabili ko sa halagang 1,200 pesos sa Shopee din. Tapos yung canister na acrophobic nasa 1,000, kaso naka-discount ako dahil may coupon ako. Nakuha ko lang siya sa halagang 900 pesos. Next na in-install ko na light setup dito sa aking Aerox. Guys, ay yung dual color na signal light. So, ayan siya, mga guys. Ayan, nabili ko sila sa halagang 300 pesos. Siyempre sa Shopee din. Ayan. Matagal na din sila. Ayan. Okay pa naman. Hindi pa napupundi. So, approve sa akin to, mga guys. Ito pala yung nabili kong rear shock na pang Aerox. Empower yung brand. 280mm yung haba niya.
So hindi ko siya recommended kasi hindi siya tumagal mga guys. Na tumatagas na siya. Parang nasa 1.5 year lang siya nagamit. Tumatagas na. So ito nabili ko sa halagang 2,000 pesos. So hindi siya sulit para sa akin mga guys. Mag-ipon na lang kayo ng konti pa. Mag-RCB na lang kayo or YSS. Chayo, yung mga branded na kasi ano. Pero meron ding mga ano sir, yung matibay na hindi branded kagaya ng MTR. Maganda yung MTR na brand or yung FTC. Pwede na rin siguro 'yun. MHR. Yan, MHR. Na kasi matigas yung MHR. So, ayan. So hindi ko to recommended mga guys. Empower na brand. Sorry sa Empower. Pero ano, honest review lang po. Ayan, ang total damage mga sir ay 21,350. So, ayan. Inalis ko na yung mga dinaksala sa computation ko yung mga pipe tsaka yung shock na tinanggal ko. 21,350. Ayan, medyo para sa akin, pricey na din mga guys. Pero wala pa sa mga ibang nagsisetup. So yun, mas madiin yung sa kanila. Merong maabot ng 100,000 pataas mga guys eh. So yung sa akin, yan. Simple setup lang. Kung saan aabot yung 20,000 nyo, yan yung mga mabibili nyo mga guys. Ayan mga guys, salamat sa panonood. Sana makakuha kayo ng idea kung paano at magkano yung mga nilagay ko dito sa aking Aerox at kung tumagal pa ba, tumagal ba, quality ba kung yung mga parts na nilagay ko. So salamat sa panonood, kita-kits tayo sa next video ko and please don't forget to like and subscribe and see you. Bye-bye.